Good morning po, God's Day to all, kapamilya! Wow! Believe it or not, matatapos na po natin ang book na Purpose-Driven Life. And I really know at naniniwala po ko na may ginagawa ang Panginoon sa atin sa araw-araw na pagpapakinig natin ng ano nga ba? Bakit nga ba ako nandito sa mundo, Panginoon? And this would be the last 5 lessons na matututunan natin at ito na po yung pinakamatindi. Kaya wag po kayong bibitaw. Ilang araw na lang tapos na natin yung libro. But to start, mag-pray lang po tayo before recap. So ready na po ba tayo? Pray lang po. Ama naming nasa langit, ang aga-aga po pero talagang sobra na po akong nagpapasalamat. Dahil alam ko, Panginoon, na may ginagawa kayo sa buhay naming lahat. Kahit kami na nakabasa na ng librong to, pinapaalalahanan niyo po kami uli. At nawa, Panginoon, kung gaano man po kami na-touch ng paulit-ulit, ay hindi lang po hanggang sa touch lang, kundi Lord, yung talagang may empower po kami para gumalaw. Why I am here on earth. Lord, thank you for the trust, for being chosen, Lord, na isa sa anak niyo. At tulungan niyo po kami, Lord, to carry on the baton na binigay niyo sa amin. Lord, maraming salamat po kayo pumanguna sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So ayan, kapamilya, naalala niyo pa pa ba hanggang mula umpisa kung bakit tayo nandito sa mundong ibabaw at tayo ang pinili ng Panginoon at create niya tayo for a very special reason, for a very special purpose, for a very special assignment. So unang-una, we were create na tayo. God is the God of order. Create niya tayo dahil siyempre, sabi niya, gusto niya makita natin to worship Him, to glorify Him, to make Him happy, to please Him in everything we do. Pangalawa, hindi lang po yun na pinapakita ng Panginoon na anak kita, create kita, special ka. Hindi lang po hanggang doon, kaya create din po tayo to be part of the family. Kaya po kung nasaan man kayong church ngayon, you are part of Jesus also. Kaya being a part of Jesus Christ, kailangan maging totoo kayo sa inyong kapamilya, yung family na kung saan kayo pinunta ni Lord. And syempre, hindi po nagtatapos doon si Lord, diba? Sabi niya, you are created to become Christ-like. Kung saan kayo nilagay ni God, doon kayo mag-grow. And syempre, nasa sa inyo po yung choice na yun. Kaya choose to grow, mga kapamilya, sa family na binigay sa inyo ni Lord. At the same time, yung third po na sabi natin ay para mag-grow tayo, para ano, maging kilala lang? Hindi, kundi maging katulad ni Christ, ni Kristo. Dahil yun po yung mold na gusto ng Panginoon. At prepare po niya tayo para pagdating niya, ready na tayo. There is transformation. Hindi man instant po yun at hindi madali. Pero day by day, choose to be molded by the Lord Jesus Christ. And yung last week, sabi niya nga po, you are shaped to serve God. Hindi lang po tayo itatransform ni Lord. Siyempre, habang tinatransform niya tayo, maging katulad tayo ni Jesus. Kaya, hindi nyo namamalayan, andun na yung heart nyo na, ano po may tutulong ko ngayon? Ano po ang may tutulong ko sa church? Maglilinis po ba? Nagtuturo po ba ng bata? May gagawin po ba sa social media? Kung ano-ano. Magkakaroon na kayo ng puso to give your all to Jesus. To give your best to the Lord. And sabi nga po, serve with all your heart. Think like a servant. Yung hindi yung para, ano makuha ko dyan pag ginawa ko yan? Hindi. Kundi, gusto kong gawin yan. Gusto ko talagang gawin yan para sa Panginoon. Para makilala nila ang Panginoon. So, sabi nga po doon sa ano natin, serving is not an option. At mas lalo na po ngayon, ang topic po natin at final purpose ng buhay natin is you were made for a mission, kapamilya.
May mission po tayong lahat. Akala nyo po wala, meron. Ayan, so sabi nga po sa Bible, sabi niya dito, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, pasegue lang po. Sabi niya po dito eh, God uses us to make the knowledge about Christ spread everywhere like sweet fragrance. Ayan, nagagampanan po ba natin yan? Na ipagmamalaki po ba natin ang Panginoon sa lahat ng tao, saan man tayo napupunta? Tandaan po natin, sabi nga nila, huwag mo po'y kahihiya. Dahil pagdating mo dito sa langit, hindi rin ikita ikakahiya. Parati ko pong napipicture yung sarili ko na, gusto ko po pag tumating ako dyan, yung makikita mo pa lang ako, yung tuwang-tuwa ka na, yung hindi yung, sino ka? Diba, ang ganda nun yung, okay, andito ka na anak! O, diba? Mga ganun yung, hindi ka kinakaya ng Panginoon dahil hindi mo siya kinahiya. Sabi nga po ng tatay ko, naalala ko lang po ang tatay ko na, sabi niya sa akin, itong tatandaan mo anak, wag na wag kang mahihiya. Kapalan mo na yung mukha mo. Kung ang ipaglalandakan mo ay katotohanan, lalo na pag si Jesus Christ, di ba, ang isishare mo, mahihiya ka pa. Men, wala kang ikakahiya sa ipagkakalat mo tungkol sa Kanya dahil siya ay totoo at yun ang pinakakailangan ng mga tao. So bago ko po pong masambulat ang lahat ng mga sikreto ng ating misyon, dahil ikaw ay ginawa ng Panginoon para sa isang misyon, uumpisahan ko na po. So sabi nga po ni Sir Rick Warren dito na we are made for a mission. Eh ano po yung mission? Iba po yung ministry sa mission. Ang ministry po, ayun yung sinaserve mo, yung brethren mo, yung ka-church mo, dun sa church, o saan ka magaling, sa children ba, sa song leading ba, sa high-tech ka ba, teki-teki ka ba, o sa paglilinis, o sa pag-a-usher, at kung ano-ano pa. Pero ang mission po is given to us anywhere we go. Kahit nasaan tayo. Kung kahit nasa school ka, nasa work ka, nasa bahay ka, nangangapit bahay ka, ayan ay may mga mission po tayo. At yun po ang pag-uusapan natin sa araw na to. Sabi nga po sa John chapter 20 verse 21, sabi niya, as the Father has sent me, I am sending you. Sino po nagsabi yun? Si Jesus. Kaya po, kung hindi po optional ang serving the family of Christ, eh mas lalo po to, dahil mandate pa rin po to ng Panginoong Yesus. Kung ako nga, isinend ng Panginoon, ang Aba nating nasa langit, sabi niya para sa misyon na to, kaya ikaw din, kinukumisyon kita. Opo, kayo yon. Kung sino mo po yung nakakapinikinig ngayon, tayo po ay pinapahayo din ng Panginoon. Nasaan ka man, where you are planted, sabi nga, eh gawin natin ang mission natin. Parang nga po si Jesus Christ, 12 years old pa lang, eh ang sagot niya na kay Mother Mary, diba, nung nandoon siya sa Jerusalem, eh, I am within my Father's house. Ang ginagawa ko, yung business ng Father ko. Yung iba, ang mga negosyo, ang pinag-iisip, pero si Jesus Christ, ang negosyo nila, yung i-share yung kingdom of God to every people. So, yun po rin yung dapat nating gawin. Ang sabi nga po dito eh, hindi lang po tayo create ni Lord na para mahalin siya, mahalin ang ating kapamilya sa kung saan niya tayo pinunta na church, hindi lang po sa family din natin, hindi lang para maging Christ-like, hindi lang para mag-serve na tayo-tayo lang. Men, sabi ng Panginoon, you have a mission, go out. Hindi lang sa church yan. Hindi lang sa church yan. Kung ang ministry ay para sa mga believers na, yun po yung service natin.
sa family natin, sa Church O'Neill Christian Community, o saan man kayo church pinunta ng Panginoon. Ministry yun is for the believers. Ang mission is for the unbelievers. Kaya po mas matindi yung pagiging missionary natin, yung pagiging ambassador natin kay Jesus kaysa mga hindi pa naniniwala sa kanila. Hindi pa naniniwala sa kanya. Yan. So sabi nga, na bakit importante ba yan? Eh syempre po, hindi na masasabihin ng Panginoon yan kung hindi importante. Diba? Kaya nga po, ang unang-una, bakit ano ang importansya ng mission? Unang-una, sabi niya, your mission is the continuation of Jesus' mission on earth. At alam ko na po, alam nyo na po yung sasabihin natin na verse dito. Walang iba kundi yung the Great Commission. Yung sinabi na, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to do everything I have told you. So yun, pag dito po, ayun po yung mandate sa atin ni Lord. Sabi niya, hindi lang po tayo niya tinawag na anak, halika, maniwala ka sa akin, kundi humayo ka. Yan. So, sabi nga po, you go. Kanino? To all the people of all nation. Kay Chinese man yan, kay taga England man yan, o kahit saan ka mapadpad, Ilocano man, Pangasinense, at kahit ano-ano pa, to all nga po. To all people of the nation. At hindi na lang magpupunta doon at makikipagtawanan and makikipag-fellowship, kundi make them my disciples. Kumbaga, aakayin nyo po sila. Paano? Sabi niya, baptize them. Ibig sabihin, unang-unang muna to be part of the family. Parang yung i-claim talaga nila si Jesus, at hindi rin nila ikakahiya si Jesus na I am a Christian, I believe in Jesus, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. And hindi po tayo nagtatapos yun pag nababtipes, okay na, hindi na po. Hindi po ganun. And meron pa kasunod yun. Teach them to do everything I have told you. Kaya nga po, napakahalaga na inaaral natin ang salita ni Lord, kasi baka yung everything na sinabi ni Lord, hindi pa natin alam. Paano natin ituturo na sa mga tao na hindi pa naniniwala ng buong-buo sa Panginoon? Kaya po, kailangan po na patuloy po nating aralin ang salita ng Diyos at matuto sa Kanya, para alam po natin yung isishare natin sa iba, ituturo natin sa iba. Oh, about lahat ng tanong sa buhay, sa desisyon, sa family, sa negosyo, sa pakikipagkapwa, sa mga kaaway, sa mga kapamilya, andyan po paano ayusin ang away, paano isettle ang mga bagay-bagay. Ayan po. Kaya sabi nga, paano maituturo sa kanila kung tayo mismo hindi pa natin alam yung mga bagay-bagay na yun? So sabi nga po, it is a mandatory if you are part of the family. Kaya wag lang po tayo sa church na tayo-tayo lang. It is a mandatory, go out, mission out to the unbelievers. O sa mga tao na nag-backslide, sa mga tao na na-depress at nahihiya nang bumalik sa Panginoon. Sabi niya nga po, pag in-ignore daw po natin to, disobedience po yan. Oh, totoo po, ang pinaka best po, ang pinaka importanteng character po na talagang itinuturo sa atin mula bata hanggang tumanda is obedience. Hanggang ngayon po, yan po yung talagang mahirap parpikin na character, is the obedience to God. Sabi niya nga po, you are hold responsible to the people that God gave to you, around you. Umpisahan po natin sa pamilya natin. Yan po ay binigay na responsibilidad ng Panginoon sa atin.
Sabi nga po sa Ezekiel chapter 3 verse 18. Ito po yung parati kong inaano eh, kaya tatapang ka o magiging mas bold ka, makakapagsalita ka kahit na, alam mo yung pag nakita mo may mali, kakapal yung mukha mo para pagsabihan sila. Kasi nakita ko po itong nasalita ng Panginoon at isishare ko po sa inyo. At thank you Lord na shinare po ni Sir Rick Warren kung gaano kabigat yung responsibilidad natin bilang mga anak ng Diyos sa mga tao na nakikita natin nagkakasala at ano yung dapat natin gawin. So sabi po sa Ezekiel chapter 3 verse 18, you must warn. Okay? You must warn them so they may live. Yung pag-warn po natin at pagkapal lang po ng mukha natin para pagsabihan yung mga tao na nakita natin na hindi tama ang ginagawa, eh hindi po sayang yun. Dahil unang-una, ino-obey po natin si Lord, you must warn them. Bakit? Bakit mo ginagawin? Kasi gusto mo sila na huwag magkasala so that they may live. Kasi kung nagpatuloy po sila sa kasalanan na yun, sabi nga, sin will, ang consequences ng sin is death. Gusto niyo po bang mangyari yun sa mga taong nakita nyo, yung mahal nyo, tapos may maling ginagawa? Tapos pababayaan nyo lang? Diba hindi? Magalit na magalit. Sabi nga, love with, truth with love. Yan, so matuto po tayo, hindi lang truth ng truth. Truth with love. Minya, warn them. Paano? Tell the truth with all your heart, yun na may pagmamahal para mabuhay sila. Kasi sabi po niya dito, if you don't speak out to warn the wicked to stop their evil ways, they will die in their sin. Sureball po yun na papuntahan nila. But sabi ni Lord, dahil hindi ka nagsalita, I will hold you responsible for their death. Gusto nyo po ba yun? Ay, ito po ay sinabi ng Panginoon. Eh, kaya po talagang yun yung, alam nyo po yun, nasa kamay mo yung katotohanan. Tapos, nasa sa kamay mo, sabihan mo lang, sabi ng Panginoon. Hindi tayo yung mag-change sa decision nila eh. Kumbaga, yung to speak the truth sa kanila with love, yun po yung trabaho natin. At yung choice is for them. It is for them to choose. Pero ang sabi ni Lord, gawin mo lang. Alam kong napakahirap, pero gawin mo lang. Dahil kung hindi, anak, ikaw ang nasa kamay mo yung buhay nila. Kumbaga, responsibilidad mo yung mga taong yan. Diba? Ang mission po yan. Napaka-importanting mission natin. So, mga kapamilya, pag nasa Panginoon ka, the Spirit is with you. Ang hirap, sasabihin mo, no? Pero ito nga po, hindi naman tayo bibigyan ni Lord ng responsibilidad na hindi niya tayo i-equip. Pangako rin po ni Lord yan sa atin. Kaya Lord, bigyan mo ako ng totoong pagmamahal para kumapal yung mukha ko at masabi ko ng bonggang-bongga sa kanila yung katotohanan na may pagmamahal. So yan po yung unang importance ng mission. It is life and death for the unbelievers, for those who are sinning against God. Okay, so number two, sabi po niya, kung may responsibilidad tayo, ito po ay privilege natin. Your mission is a wonderful privilege. Oh, paano wonderful yun? Ako, baka magalit sila sa akin. Aba, sino po ba ang piniplease nyo? Yung tao o ang Diyos? Please, God above all. Please, God above all. Sabi nga ni Lord, i-obey mo lang, sabi mo lang sa kanila, ako nang bahala. Makinig sila? Salamat. Hindi siya makinig. At least, ginawa mo yung parte mo. Yan. So, it is a wonderful privilege. Kaya nga sabi ni Lord dito is, we are called the co-workers of Christ. Telling others how they can have eternal life is the greatest thing you can do. Kasi po, mabuti sana kung yung kamatayan na sinasabi ni Lord eh, hanggang dito lang sa mundo. Eh, hindi po eh. Pagka po sila namatay sa kasalanan na yon, may effect po yun eternally. Pagbabayaran po yung consequences na yon eternally. Kaya ba't pa po tayo mahihiyang sabihin na huwag mong gawin yan? Oh,
Diba? O sabi niya, ang pinaka worst na pwede nating gawin is not to tell the truth. Ibig sabihin, pag hindi mo yun nagawa, hindi mo talaga sila mahal. Sa totoo lang po, pag nagmamahal tayo sa mga words of wisdom ng tatay ko, mag-ready kang masaktan. Kasi, totoo kang nagmahal, kaya ka nasaktan eh. Kung i-share mo na si Jesus at maring buwisit-buwisit ka o sabihin siya pakialamera, kala mo perfect o kala mo lang kasalanan o kung isa niyo po yung mga fear natin kaya hindi tayo makapagsalita dahil hindi tayo perfect. Pero bakit po natin sinasabi? Dahil yun po yung sinabi ng Panginoon eh. At ikaw yung dinala doon sa posisyon na yun. Kaya just tell the truth. Dahil yun po yung pinaka-worst na pwede natin gawin. Yung pabayaan na lang sila. Kahit alam mo na hindi tama yan. At you will end up na loser. And alam mo yun, yung parang yung kaya mo ba makita na balang araw pagtapos, pag dumating na si Jesus Christ na hindi mo man lang sila sheneran about kung sino siya sa buhay mo. Kaya kapalan po mukha mo. Kapalanan po natin, ha? That Jesus is the only way. Oh, di ba? Mabigat po talaga 'to yung mission natin. Kasi unbelievers talaga and those who cool wala na, hindi na nanlamig na sa Panginoon. So pangalawa po 'yon, ha. Yun yung mandate. Pangalawa, it is a privilege. Tandaan nyo po yan. Masigawan man kayo, it is a privilege kasi ginagawa mo yun para sa Panginoon. Please God rather than man. Pangatlo, sabi niya, bakit importante? Your mission has eternal significance. Yun nga po. Paano ka significant to the point na ito po ang sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 9 verse 4. Sabi niya, all of us must quickly carry out the task assigned us by the one who has sent me. Because there's a little time left before the night falls and all work comes to an end. So, ito po'y napaka-importante na sinasabi ni Lord, bilisan nyo! Ayan, yun po sa Tagalog, sabi ni Lord, bilisan nyo na, walagwag na kayong magpatumpik-tumpik, gumalaw lahat. Ipagsabi nyo na ang katotohanan dahil malapit na. Sa lahat na nga po nang nangyayari ngayon, no, sasabi na natin talagang the end is near. Kaya galaw na po tayo mga pamilya. Get started on the mission and do not delay. Kasi po, baka mamaya huli na ang lahat. Reach out. Reach out. Yan. Share the good news of His kingdom. Share the only way to salvation and it is only in our faith in Jesus Christ. So, yan po, pangatlo na yun. So, pang-apat, sabi niya, your mission gives your life meaning. Pansinin niyo po, ano na lang po ang saysay ng buhay mo kung sarili lang iniisip mo? Ano na lang ang saysay ng buhay natin kung ang iniisip na lang natin, yung mga believers na lang, tayo-tayo na lang? Di po ba, mas may meaning ang buhay kapag binigay mo ng buo. Lalo na pag nakita mong nagkaroon ng totoong buhay yung mga taong nawawala na sa landas. Iba't iba po tayo ng mission na binigay ng Panginoon. Iba't iba po yung heart na meron tayo. Pero sure po ako na kung ano po yung heart nyo, yung mission na binigay ni Lord, siya rin magbibigay ng mga taong nangangailangan para mag-speak ka about Him. Kaya nga po, hindi po ako naniniwala na wala tayong magagawa. Dahil ang anak ng Diyos, tinaladhan ng may maraming gawin. We are being equipped by Him alone, by the power of the Holy Spirit. Kaya po pag tinawag kayo, go ka pamilya.
It is your privilege. It is our privilege. Ayan. So, kaya nga po si Jesus Christ, hindi na po siya, sabi niya, be witnesses in Jerusalem, in Samaria, in, ano, diba po, mula paliit, palaki ng palaki, o sa bahay mo muna, pagkatapos ng bahay mo, kapitbahay mo, hanggang sa mamaya, ilan ba yung kapitbahay mo na pwede mo share na kung sino ang Diyos, kung papaano, sa papaano mo gagawin yun, pala na si Lord. Mag-umpisa ba sa tatay, mag-umpisa ba sa kanilang mga anak, kung papaano, basta go. Yun po yung pinakaano, go and make disciples. Share who Jesus is. Kaya nga po, pagka tinatanong noon si Jesus Christ, oh, kailan yung end of the world? Hanggang ngayon, yan pa rin ang mga question. E, pinupunta pa rin sila ni Jesus Christ. So, huwag niyong papansinin kung kailan yun. Basta gawin niyo na yung mission ngayon. Evangelize. Share Jesus to everyone. Yun parati ang sinasabi. The good news of the kingdom. Tapos, eto pa po. Sabi niya, what it costs to fulfill your mission? Yung sarili mo. Kaya niyo po ba yun? Yung hindi lang lahat, hindi mo naiisipin yung mga moments na kapag tinatawag ka sa mission, parang yung sinasabi nga ni, in serving din, ganun din po sa mission eh. Yung hindi mo na anin yung, minsan napapabayaan mo na yung sarili mong dream, sarili mong plano, to put the plan and the dream of God first para magawa natin yung mission. Alam niyo po, ang Diyos napakabait eh. Kapag inuna mo siya, magfo-flow po lahat yun. Pero pag inuna mo yung sarili mo, eh mawewendang ka talaga. Kaya nga po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naniniwala po ako doon. Dumating po sa mga stages ng buhay na ako po alam ko po talaga yung tinatawag sa akin ni Lord. And yun po yung mission ko. Ha, children. Siguro po dahil talagang doon din ako na-touch ni Lord, dahil may isang tao noon na kahit na nakachinelas kami, kahit na magkakapatid kami, nakachinelas lang, hindi pa nakakaligo, pero andyan siya parati para sunduin kami, punta kami sa church. And thank you, Lord, dahil may tao na kinomission ni Lord to do that mission sa amin. Kapalan niya ang mukha niya, every Sunday, pumunta man kami o hindi, basta nandoon siya, susundin kami, para lang makadinig ng salita ni Lord. At yun po yung talagang tumatak sa akin, dahil may isang taong dinala si Lord sa buhay ko para magtiyaga sa aming magkakapatid noon to hear the word of God. Hindi man po kami nagdire-diretso noon sa church na yun, pero naging malaking part po ng buhay ko yun. To see na gusto ko maging ganun, Lord. Siguro dito mo ako tinawag. Kaya po yung heart ko para sa mga bata, this is my mission field. I pray that every one of us na makita nyo po clearly kung ano yung mission na binibigay ng Panginoon sa inyo. Is it for the children? Is it for the parents, sa mga singles ba, sa mga nasa hospital po ba? Ang dami-dami pong gagawin. And naniniwala po ako na hanggang ngayon, kulang pa rin ang worker. Kulang pa rin yung para mag-share ng word ni Lord. Kaya po, I pray na pag natapos po natin itong purpose-driven life, talagang itatouch po tayong lahat ni Lord to go on, to move forward an extra mile
para po sa vision na sinasabi ni Lord sa atin. And we will really experience the blessings, overflowing blessing ni Lord as we obey Him. Maniwala po kayo dyan. Proven na po yan ng maraming mga nagsaserve kay Lord. Ay, nako. And to end this lesson for today, napakaganda po itong hashtag, one more for Jesus. Kwento po ito ng isang minister na ang tinatak naman sa kanya ni Lord ay walang iba kundi siguro carpenter siya o engineer o simple preacher pa po siya . Pero wala siyang ginawa kundi mag-build ng churches. At nung tumanda daw po siya, napakarami ng churches yung mga na-build nila. 150 na. At nagkaroon po ng cancer itong preacher na to. At nung, syempre, mahina na siya, one day daw po, parang ang lakas-lakas niya, feeling niya, ang lakas-lakas niya, tatayo pa siya. Sabi po niya, one more for Jesus, one more for Jesus. Isang kaluluwa pa, isang kaluluwa pa, isang kaluluwa pa. Wala po siya sinabi, kundi yun at yun at yun. Yung, alam mo ba yung feeling na end na ng buhay niya, kundi yun lang yung sinasabi niya. At tumatak po yun sa isip ng kanyang anak. Got to save one more for Jesus. Naalala ko po ang tatay ko nung bago last month na nang yung pala last birthday niya na yun. And tinanong po namin siya kung ano yung gusto niya. Sabi niya, gawin niyo every Christmas na mag-share, na maging masaya ang mga pamilya, na magse-celebrate ng birthday ni Jesus Christ. Alam niyo po yung mga tao na binibigay sa atin ni Lord. It's just passing the baton of their mission sa atin. Ano po yung sa inyo? Isipin niyo po, ba meron naman pong pinapas na baton ang mga mahal natin sa buhay na binigay ng Panginoon na talagang naglingkod sa Kanya? At kahit hindi pa, malay mo sa last words niya, meron siyang sasabihin para gawin natin para sa Panginoon. Just do it. For God's glory. Pero napakaganda po itong hashtag na to. Hashtag, got to save one more for Jesus. And being commissioned by the Lord, sana ito po yung maging ano natin everyday na got to save one more for Jesus. Kahit isa lang. So, dyan po nag-i-end ang ating devotion for today. Sabi nga, you were made for a mission and it is a mandate. It is not optional. So, alam na po natin na iyan po ay sinabi ng Panginoon and we have a responsibility, it is an honor, at it has eternal significance. And syempre may isa pa po, nakalimutan ko na, iyan po na it has an eternal significance and gives life a meaning. Iyan po. Kaya po, hindi nawawala ng kabuluhan. Kaya, you always have the energy to wake up every morning dahil may meaning ang buhay mo. Got to save one more for Jesus. So, ayan lang po, kapamilya. Napahaba, pero it's worth it. May God bless us all. Good morning po!